Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, diretsyoan na tayo rito, wala nating paligoy-ligoy, ano? Yan si Sir Jester. Tinanggal natin yung radiator. Tinanggal natin yung ano, yung oil cooler. Bakit tinanggal natin yung oil cooler, mga guys? Dahil naghalo po yung ano ba, yung langis na punta sa radiator. O kaya yung langis po na punta sa tubig. Kasi mga guys, itong engine nyo po, kung mapansin natin, normal po siya. Walang tubig sa langis dahil, you know, normal po siya. Ang naging problema mga guys, ulitin natin, yung langis po napunta sa radiator, punta natin. Taran! Yan, si Sir Yolo. Ayan ang mga to sir, tuloy mo rito. Lagay mo dito. Yan. Dali nyo sa ano to, sa ili. Lagyan nyo ng ano, ng gasolina saka diesel. Tapos oil pressure. Yung pump pressure. Pressurize na tubig. Yan mga guys. Ito pong ano po, itong radiator po. Puno ano, nahaluan ng langis. Ito po yun o. Kung makasin nyo po yung kulay pink, yan o yung kulang. Ngayon mga guys, pati yung ano, yung lagayan ng ano. Sige, dali nyo na doon. Pati itong ano, itong hose. Meron din ano ito. Meron din, ay sorry. Yan ano po o. Taran. Yan. Tapos ito pong ano. Yan, alam nyo mga guys, ito po, ang naging problema po ito, ito yung kinalas natin yung air cooler. Ito po, kung pansinin nyo po, medyo, ano natin to, kung pansinin nyo po, ito po kasi yung linya ng ano, ng langis, ito, ng over the bucket, pumunta rito. Kung pansinin nyo itong isa, ito, yung uyan, kita nyo po yung kulay niya pink, yung langis po hindi naman kalakasan. Yung ulitin natin mga guys ha, kung ang langis po pumunta sa tubig, ito po kalabasan. Pero kung yung ano, yung tubig napunta sa langis, pati dapat yung makina meron, pero wala. Ito lang naging problema natin, yung oil cooler kit o kaya rubber kit. Kaya itong papalitan natin mga guys, papalinis natin yung ito kasi puro langis yun, no? Yan, langis. Ito rin, langis din siya. Ito nga po, langis din yun, no? Kaya ulitin natin mga guys, binanggalingan nito dito. Ilawan natin ha. Lawan natin. Ito po yun. Yan. Yan ang galing yung oil cooler. Yan. Yan galing yung o-ring po mga guys. Yung o-ring na tinanggal natin dyan. Yun po yun. Ito. Yan. Antay lang natin yung supplier natin. Pa-deliver tayo ng ganito. Pilinis natin yung radiator at itong mga hose. Ito. Kung malinis na ito mga guys. Yun. Start na lang tayo. Okay. Ayan mga guys. Isalpak na natin yung radiator. Sabi ko nga po, pinalinis natin to. Nilagay na rin natin yung hose. Itong ano, itong ito po yung ginagawa natin basahan. Yan. Itong ano niya, lagay ng ano, wala na. Malinis na rin. Wala nang langis. Wait na lang ito mga guys. Abangan nyo na lang ito bukas. Ito. Wag live na lang po tayo kung paano po gagawin. Kaya hanggang dito na lang tayo mga guys. Ang issue po nito mga guys, natanda natin, naghalo yung
langis at saka tubig. Pero ang naging issue mga guys, yung langis po pumunta rito sa tubig, hindi po yung tubig pumunta sa langis. Kasi po mga guys, kung yung tubig pumunta sa langis, pati sana po yung ano, yung makina, meron po sanang tubig po yun. Pero ang nangyari mga guys, radiator lang po ang ano, ang naging problema. Yun lang nahaluan ng langis. Kaya kung meron kayong mga ganitong troubleshoot mga guys, may mga ganito yung problema, troubleshoot nyo muna at tignan nyo may ginang maayos baka po, kasi po wala naman itong storing ano, overheat. Na-check lang natin nung in-overhaul natin yung ano, yung turbo nya. Napansin ko na ito nung ilagay natin to, meron pong langis. Kaya sabi ko kay sir, sir meron ano, wala ba kayong napapansin? Sabi niya oo nga, kaya wala nagbabawas yung langis ko. Kaya yun po ang naging issue nito. Ulitin ko po, kung meron po tayong mga ganitong sitwasyon, ayan, kahit lahat muna ng mga guys na may oil cooler. Kasi po, alam na ang disenyo po nito bago po pumunta yung langis sa kanyang paruroonan. Sa mga sa tinatanong po, duman muna dito sa oil cooler para po i-deliver nyo pong malamig. Ayan, ang trabaho po nito. Kaya tinawag po dito mga guys na oil cooler. Palamigin niya yung ano, yung langis para po smooth o kaya maganda po yung ano niya, yung viscosity niya, hindi po gaano ma-stress o kaya hindi gaano mainit. Kasi mga guys, ang mainit na langis, ano po yan, humihina yung bomba ng langis, masyadong malabnaw, kulang po ng ano, kulang po ng bato. Parang umihigop lang po ng ano, alam nyo po yung soft drinks na ubos na, inihigop nyo lang po yung wala siyang pwersa. Yan. Tapos, yun nga mga guys, ulitin natin, ito po, oil cooler. Hindi po, makaiba naman ito po kasi mga guys, yun dito sa harapan niya. Ano po ito? Air cooler. Kung meron pong oil cooler, meron din air cooler. Kaya, ito po ang ano, hindi ko na po, abangan nyo na lang po bukas. I-live na lang po natin siguro po ito kung dumating na yung pyesa at kung sa bagay mga guys, simple lang po ito. Ito lang po ito. Ito lang po yun, dito lang nakalagay. Yan, nilagyan natin ng basahan yung ano, yung turbo. Yung papunta sa tawag dito, yung papunta sa intercooler, baka po pasukan ng bubuwit yan, maduduhurok po yan, kaya lagyan ko po ng ganyan. Yan mga guys, ulitin natin. Yun. Yan. Yung o-ring na to. Yung o-ring na to mga guys. Ano yung camera natin? Yan, yung o-ring na to. Dito nakakabit. Yan. Ang tawag natin dito mga guys, oil cooler kit, o-ring o kaya oil cooler gasket. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Abangan nyo po bukas. At isuggest din natin sa may-ari na ano po ito. Pagkatapos po nito, pwede naman po ano yan. Palinis. Yan, okay. Mga guys, see you tomorrow. Bye-bye.